Good evening or good day mga J-viewers. Ngayon po naman ay ituturo ko ang basic electrical component na pangunahin natin ginagamit sa ating mga tahanan. At siyempre, una po sa lahat, wala po tayong electronic kung walang source. At yun nga po ay ang alternating current. Ang schematic symbol po ng alternating current ay ito po. At may constant symbol siya na capital AC. Ang movement po ng alternating current ay bidirectional. It flows counterclockwise and clockwise. Hindi po gaya ng direct current na ang movement niya ay it flows only one direction. Ang direct current po ay may constant symbol na DC. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Ang alternating current moves bidirectional, left and right. Ang direct current flows in only one direction. Isang ikot lang. Continuous. At meron din po tayo dito ang fuse. Ang fuse po ay pinoprotektahan niya ang ating mga appliances at ang circuit ng ating tahanan sa mga overloading at short circuit. Pumuputok po yan basta magkaroon tayo ng overloading, mag-shorted ang appliances. Yan po, pumuputok tong fuse. At meron din po tayo dito. Ito pong line na ito, yan. Current po yan. Yan po ang dinadaluyan ng ating mga kuryente. And the next is switch. Siyempre, ang switch po, yan ang on and off. Pag gusto natin buhay ng ating mga ilaw o appliances, i-on. Papatayin, off. Yan po ang switch. Siyempre, meron din po tayong lamp. Yan po. Ang symbol niya ay yan, ganyan may bilog. Siyempre, alam na po niyo ang lamp. Yan po, nagbibigay ng liwanag sa ating tahanan. At siyempre, meron din po tayong battery. Ang battery po ay mayroong positive at negative. Yan po ang direct current. So, yan po ang mga karaniwang araw-araw ay nakikita natin sa ating tahanan. Na pagka wala po tayo niyan, yan, madilim ang ating tahanan. Circuit po yan. Electrical house wiring. Yan po ang kanyang mga schematic symbol. At kasunod po nun, meron po naman tayong dalawang klase ng connection. Ito po ang wire connected and wire not connected. Ang difference po ng dalawa, pag sinabi pong wire connected, ang linya po ng kuryente o circuit ay nakatap po sa kanya. Yan, ganyan po. Ganyan, nakatap yan dyan. Ito, nakatap din. Ang katulad po nyan ay ito, sa actual niya. Yan, ganyan. Yung insulator po niya ay may balat. Yan, ito po. Wire connected. At ito po ang isa. Yan. Ganyan po, wire connected. Mahalaga pong malaman ito ninyo. Kasi pagka tayo po'y nagkamali, sabog po ang ating linya. At meron po naman tayong wire not connected. Yan po, ang katulad po naman yan ay ito. Yan, gaya po nito. Yan, yan. Kahit po siya ay magkapatong na ganyan, dadaan po ang linya. Meron po naman itong wire natin ay mayroong insulated na panto, rubber. Insulate, naka-insulate po siya, kaya hindi siya mag-short. Yan, ito po yan. Yan, ganyan po. Hindi po siya mag-short dahil may insulator. Yan po ang wire not connected. Kahit po siya magpatong na ganyan. Kung sa circuit board po naman, yan ang PCB, naroon po ang kanyang mga circuit, yung linya. Hindi po pwedeng pagka wire not connected, dadaan po ang linya. Sa ibabaw po naman pinadadaan yung wire not connected. May jumper po siya kaya ng ito, katulad po nito. Kita po ba? Yan. Ngayon, gaya ng maliit na kawad. Yung para po naka-jumper. Kasi po may mga linya po yan dito. Yan yung circuit niya. Hindi naman po pwedeng tumawid yung circuit. Magsusurf po. Kaya sa ibabaw po pinadaan yung jumper. Yan, jumper po ang tawag doon yung para siya ay wire not connected dun sa
mga dinaanan. At ang kanya pong wire connected naman, yan yung mga guhit na yan. Halimbawa po yung hinang na yon, konektado po siya doon sa papunta naman doon sa circuit na yon, yung ganun. Nakita ba? Yan yan. Halimbawa po itong guhit na ito, yan, linyang yan. Yung may hinang po yung connected. Dire-diretso po yon. Lahat po ng dinaanan niya, connected, connected. Yung po ang dinadaluyan ng source natin. Connected po yon. At kaya po ng wire not connected na may mga jump sa ibabaw po naman pinadaan yung jumper. Yung ganun. Ito to. Kita ba? Yan yan. Yan po ang jumper. Malinaw. Para wire not connected siya sa ibabaw pinadaan. Katulad nito na hindi po pwede sa ilalim padaan yun at yan ang magsushort po. Kaya sa ibabaw. So, yan po. Konting ingat na lang po sa paglilin niya. Basta mahalaga po, safety first. Sa mga bata po naman na nanonood po nito, pagsubaybay po lamang ng ating mga magulang sa mga minor age. Kasi po, baka mag-ground. Mahalaga po ito sa ating tahanan. Number one po yan. Sige po, hindi ko na po pahabaan itong video ito. Salamat na lang po sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. So, good night and good day, mga J-viewers. Maraming po salamat. And thank you.